ko malaman kung ano yung masasabi ninyo sa Revelation. Pagkatapos maisara yung aking mahal na istasyon ng ABS-CBN, biglang ang next na balita si Sander Ford, umamin na siya ay bahagi ng LGBTQ. Sa ang susunod naman nating pag-uusapan ay yung kay Clint Bondad na sa kanyang IG stories. Sino ba ang pinatutungkulan niya? Tinatakot niya ba si Sam Milbic at si Catriona Gray? Naniniwala ba kayo na binabastos niya si Catriona? O naniniwala ba kayo na maayos yung kanilang split up ni Catriona? Naniniwala ba kayo na may overlapping na naganap? So ang next natin, yung tapang Angel Locsin, ano? Sabi nga, pwedeng maging senadora itong si Angel Locsin dahil noon pa yan tumutulong. Nagsalita si Angel Locsin na parang gusto niyang lumabas sa mga artista. Pinasikat kayo ng mga taong ito pero nasaan kayo? Ibig sabihin, kinukonsinti niyo ang mali. Bakit kailangan lumabas yung mga ganyang video? Tsaka sino naglabas mo? Oh, hindi ako ha? Walang una nagbalita sa akin yan ha? Wala rin akong kinalaman dyan. Pagbibintangan muna naman ako. Sas, magkatingin lang naman ako sa'yo ha? Ayan mo nga siya. Alisin mo nga yung bangko. Alisin mo yung bangko. Alisin mo yung bangko. Ate-ate niyo si Direk Paul. Lumaki na ulo niya niya. Tagaytay, syempre dito kami sa Leslie's Bridge kung saan sila ang may pinakabonggang bulalo sa Tagaytay. At saka yung mga friends. Oh. Hi, Loida, Direk Paul, the one and only walkout queen, Direk to the Paul. At syempre si Ogie Narvaez Rodriguez, kailangan kasama yung apelido ng nanay dahil magtatampo. At syempre, alisin mo nga yan, Miss F, hindi ka makaano. Si Miss F na 40 years na in the business, si Vince ang aming driver and cameraman. So ayan, no? Isa-isa na pong nilalatag yung aming mga magkain dito sa Leslie. Is red. Ayan. Ito na yung binuguan. Ang sila. Nadudog ka na naman na. Diba? Okay! Andito po tayo ngayon sa pangalawang bola ng ating dinggon. Siyempre, welcome to my YouTube channel. Anyway, ayan, pag-uusapan natin ngayon yung mga pinag-uusapan ngayon ng mga issue. Okay, gusto ko malaman dahil magkakaiba yung mga utak namin. Gusto ko malaman kung ano yung masasabi ninyo sa Revelation, ano? Pagkatapos maisara yung aking mahal na istasyon ng ABS-CBN, ay kasunod naman yan, yung balitang umami na si Sander Ford. Alam nyo, dapat nalulungkot ako dahil yung ABS na ano eh, sinabdaw ng si Penta eh. Tapos bilang ang next na balita si Sander Ford, umamin na siya ay bahagi ng LGBTQ community. Diyos ko, nakakaloka. Anong masasabi namin dyan? Miss F, yung totoo, gusto mo ba? Ayoko siya. Ba't ngayon siya umamin? Pero alam mo ba, Miss F, may regalo sa si Sander. Hindi lang, nakalimutan ko na sabihin sa'yo. Naku, sana tinext niya ako pa agad. Pwede mo pa pangyayin? Pwede ka i-take 2, Miss F. Pwede ka walang take 2. Papayag ka na ba na kapatid na natin siya? Papayag naman, basta maayos lang kanya. Ang alin? Maayos lang bigay. Ito, ano, okay ba sa'yo? Pag-amin ni Sander? Matapos natin mapanood yung ipinasa ko sa'yo. Oo. Yung video niya. Diba hindi mo tinapos? Oh, ay, just napamura ka pa. Oh, nakakadiri. Oh, ikaw, payag ka na. Eh, ano mo naman, syempre tayo sa ating Lipi. Diba, all embracing and all accepting naman tayo sa lahat ng aamin. Diba? Pero sana nga lang totoo. Welcome naman, pero sana totoo. Sana hindi naman eme lang, diba? Baka mamaya, biglang hindi naman pala totoo, kasi diba? Kasi may issue siya, Ray. Ito marami nag-iisip na baka panakiplutas lang. Ay, ganun. Ikaw, Direk. Yung sa akin, yung honest opinion ko, no? Ah, so meron kang dishonest opinion. Unahin natin yung dishonest opinion mo. Honest na lang, para kumalik na sa inyo yung camera. Yung honest opinion ko, no? Welcome naman siya sa community, pero so what? What? So what? So what? Seriously? 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 Ako naman, sa totoo lang, wala namang problema kung gusto niya maging bading, no? Kung gusto niya maging bahagi ng LGBTQ. Ang naloloka lang ako ay yung pag-amin niya, straight English. What? Straight English, di ba? I am part of LGBTQ, parang ganun. I am bisexual. So, straight English. Basta mahaba yung explanation niya. Naloloka ako. Si Sander ba ang umamin o may umamin para sa kanya? Oo. Kaya nga gusto ko itanong kay Sander. Sander, what does LGBTQ A plus
Plus stands for. Kahit yung queer, yung Q na lang. Hindi pa, parang wala namang problema kung gusto mong umamin. Huwag mo namang sabayan yung ABS-CBN, sabay yung bondan. Baka kasi iniisip nila, galit ako kay Sander eh. Ay, hindi ba? Galit ako. Hindi, pinag-uusapan lang naman natin to. Kaya Sander, kung ikaw ay bahagi na ng aming community, eh wala namang problema. Importante lang, totoo ka sa sarili mo. True. No? At saka ayusin mo muna yung issue mo na di umano ay may issue kang rape dun sa girlfriend mo. So, tapusin muna natin yun bago ka magdagdag ng LGBTQ sa buhay mo. Tama. Kasi diba? Ganyan naman talaga yung nag-stand for natin sa community natin, eh, di ba? Yung being true to yourself. Yeah, okay. So, ang susunod naman nating pag-uusapan ay yung kay Clint Bondad na parang sa kanyang mga cryptic message, sa kanyang IG stories, medyo naihiwagaan yung mga tao. Sino ba ang pinatutungkulan niya? Tinatakot niya ba si Sam Milvick at si Catriona Gray? Ano ang masasabi niyo doon, Miss F? Ako na naman. Kasi ko si New Porter. Kasi ang sasabi ko dapat mangibabaw yung respeto. Kahit na nag-break sila o nagkahiwalay sila ni Catriona, yung pagiging Pilipino dapat mangibabaw, yung pagiging na-respeto sa mga babae. Miss F, hindi mo muna tinanong kung may baka may padala din. Hindi ako tinanong ni Oji. So, anong masasabi niyo doon? Kasi may nagsasuggest na baka daw pwedeng mag-seek ng professional psychiatric help itong si Clint Bondad dahil parang merong mental health issue. Sa kakaiba yung mga pinopost niya. Doon sa mga posts niya na ano lumalabas, diba? Kasi may mga iba nag-share, nag-screenshot. Kasi kung di ka nagpa-follow kay Clint, di man man malalaman. Eh. Pero very cryptic nga. Ano may very mysterious, diba? Okay. Dahil yung may red pill and blue pill ng ibig sabihin daw noon, yes, yes or no. Pero hindi, yun yung basa natin. Kaya lang wala... Bahala ko mag-interpret. Correct. Naniniwala ba kayo na binabastos niya si Catriona? O naniniwala ba kayo na maayos yung kanilang split up ni Catriona? Naniniwala ba kayo na may overlapping na naganap? Yun yung sinasabi niya. Yun yung sinasabi ni Clint sa ano, diba? Ako feeling kong walang overlap na naganap. Kasi diba nung ano, kasal ni John Pratt, diba? Nung dahil best man dun si Sam, may isa siyang interview na nang sabi niya na wini-wish niya na sana si Sam makahanap din nung ano nung babae na para sa kanya. Kundi yung time na ano eh, 'di ba, nang napa-Miss Universe. Parang feeling ko single si Sam noong mga panahon na naging Miss Universe si Catriona. Siguro feeling ko walang overlapping na naganap. And 'di ba, break naman na sila nung nag-Miss Universe si Catriona. Ang tanong, 'di ba, 2018, 2 years ago, tsaka ngayon maglalabas ng mga ganung mga ano. Kumbaga, huwag mo nang idama yung mga tao ng iba na nananayunin. Kasi parang yung mga cryptic messages niya, hindi pa tungkol sa kanya eh. Parang may tinutukoy sa ibang tao eh. May pinatutukoy yan sa tao. Anyway, sana yan, maayos na yan. At sana makalalaki si Clint para marapin ito. Kung, oh, kasi may pangit din naman huhusga natin si Clint. Kung hindi naman yun ang ibig niya sabihin. Tama pwede yan, naman. Ang dami nating interpretation dun sa cryptic message niya. Pero, isang balljack lang niya na, no, hindi sila yan. Patay tayo. So, hayaan na muna natin si Clint. To begin with, ba't ba natin pinakialaman? Oo nga. Tapos sinasabi ko, hayaan din. Pero dami nagpupuyat. Ha? Huh? Parang nagpapansin siya talaga. Kita mo, dumami yung followers, yung subscriber na. Tapos, ang dami nagpupuyat yung mga next, ano yun. Kasi parang series, di ba? Parang may gusto siyang pasabugin. Eh. So, ang dami naghihintay. Si Catriona sumagot din. Oo. Pero, interpretation na naman natin, sila ba tinutukoy ni Angel? Yes. Pero, may post kanina si, ano, si Attorney Joji na meron daw lalabas yata ng mga pictures of Catriona na edited. May mga lumabas na. Kumbaga, parang ano, parang winawarn na yung public to be discerning bago mo i-share kasi nga sinabi na nila na fake daw yung mga pictures may na mga yun. Lumabas. Kahit ayaw man natin pag-connect-connect dun sa baka si Catriona nga o hindi si Catriona pero sa mga series ng mga nangyayari parang alam mo yun, di ba? Pwedeng yung story yung gano'y yung nagiging plot. Maganda rin naman na si Sam Milby maringgan natin, no? Kasi parang dinem yata ni ano si ano yun. Minessage ni Clint si Sam. Pinaprovoke niya. Si Pinaprovoke niya si Sam. Pero nakatrabaho pa na si Sam. Wala pa na kung ano kay Sam. In fairness, napakabait ni Sam. True! Ngayon, yung issue na nandun na si Sam, Milby,
si Clint at si ano pa, si Sam lang makakasagot noon. Di ba, direct? Sa totoo lang, no, kulang ako ng impormasyon at kaalaman tungkol sa issue kasi hindi ako masyado nag-Facebook lately kasi iba yung pinagkakabalan ko for how many days. Tapos, bigla ko na lang nabalitaan yung mga ganito. So, happy ako kasi may GC tayo, doon ako nakakabalita. Pero para kay Clint, no, at yung sasabihin ko, if the price is right, why not? Grabe. Hindi, di ba? Envelope din para sa'yo. Sana may makarating. So, actually, nakasina kay Clint naman sa kanyang credibilidad itong paglabas ng mga videos na nakikipag, wala naman na tayong ano kung kanin ba, kung kanina siya nakikiano kahit kasi sa hayop, hindi ba? Kaya lang, di ba, yung credibility niya parang na-at stake dahil nakipag-ulayaw siya. Nagkaroon siya ng intimacy with transsexual na wala naman tayong ano kung mahappy sila doon, ano. Kaya lang nga, yun, kailangan lumabas yung mga ganyang videos. Tsaka sino naglabas mo? Oh, hindi ako, ha? Walang una nagbalita sa akin yan, ha? Wala rin akong kinalaman dyan. Ano, pagbibintangan muna naman ako. Sas, mga katingin lang naman ako sa'yo, ha? Ganyan ba talaga yung OG? Naku. Nabubwisit ka na ba? Kawa-walk out na naman, di ba? Okay, the one and only walk out queen director. Yeah. Oh, pinanindigan niya yan. Actually, nasa CR siya ngayon, matutulog na. Okay. So, ang susunod nating ano, hayaan mo nga siya. Alisin mo nga yung bank mo. Alisin mo yung bank mo. Alisin mo yung bank mo. Para hindi siya ate-ate yung si Direk Paul. Sikat na kasi yan. Oh, lumaki na ulo niya ni. Pinagbuntahan ka pang ikaw yung nagkala. Oo, ma. Kali ko ba naman na ikaw ang ano. Anyway, pag-usapan naman natin yung tapang ni Angel Locsin. Oh, bakit? Wala sa yung puan ko. Ay, hindi. Nag-walk out ka na. Umalis ka. Hindi sinundan akong tali. Umalis ka. Walang tali. Mayroon banda doon kausap ko. Lalabasin na why. Oh, ipapagsak sa ito. Pak, pak, pak. Mabigat yan. Paano na lamang mabigat? Ang kaya, oh? Isa yung mamalakas, si Sam, si Bulaya. Si Sam Milby nga, pinag-usapan. Tapos na-late na naman ako sa issue. Kailan sino? So anyway, so ito nga. So ang next natin, yung tapang Angel Locsin, ano? Itong noise barrage ng sa ABS-CBN, ay nagpamalas na naman si Angel at consistently, si Angel ay lumalaban para sa ABS-CBN at sa mga 11,000 workers na umaasa sa ABS-CBN. Kasama ng kanilang mga pamilya. Kasama ho kami dyan. Sa totoo lang, nalungkot din naman ako. Dahil ako ay, syempre, nandiyan din yung alaga ko sila sa Soberano. At saka talent supplier din po kami niyan. So, namatay po yung aming industriya ng talent supply. Dahil nga sa pagkawala ng ABS-CBN at yung tapang ni Angel Locsin na sabi nga purimpuri si Angel ng mga netizen. Purimpuri rin siya ng mga taga ABS-CBN. Nagsalita si Angel Locsin na parang gusto niyang lumabas sa mga artista. Ginasikat kayo ng mga taong ito pero nasaan kayo? Hindi pwedeng mananahimik kayo, mag-ano kayo ng sad face nyo, blah blah blah. Mag-i-Instagram kayo para mag-sad face. Hindi sapat yon para lumaban. Pag nanahimik kayo, ibig sabihin, kinukonsinti nyo ang mali. Okay. Ako naiintindihan ko si Angel Locsin. At ako ay saludo kay Angel Locsin sa kanyang pagiging consistent sa pakikipaglaban para sa mga maliliit na manggagawa. Medyo ano lang yung sa mga artista lang. Siyempre, kanya-kanya naman tayo ng paraan kung paano natin ipakikita sa ABS-CBN yung pagmamahal natin sa kanya at sa mga tauhan na umaasa sa ABS-CBN. Ano? Kung hindi ganoon, kasi kung sa totoo lang, kung wala namang COVID, malamang sa malamang, lahat halos ng artista nasa ABS-CBN. Eh siyempre, doon pa lang ang dami-dami ng tao, hindi ba? Ngayon, yung iba ho, na-traumatize na doon sa katotohan ng 4 na buwan na tayong parang na-lockdown. Kaya, ang na-develop, anxiety, depression, trauma, fear. Meron pa nga artista, takot na sa hangin. Sa hangin na siya takot, hindi na sa COVID. Ayaw niyang lumabas kahit sa gate niya, kahit sa kotse niya, hindi na siya lumalabas. Si Kit Kat, inamin niya sa Facebook, kahit kotse niya, hindi niya maano. Yung gate niya, hindi niya ma... Kahit bintana, hindi niya mabuksan. Na-develop na yung takot niya sa hangin. So imagine mo, much as this artist has wanted to go to ABS-CBN personally and show the people kung gaano nila kamahal ang ABS-CBN. Syempre, due to COVID, di ba, isipin din natin na yung iba nag-iingat. Pangalawa, meron silang kanya-kanyang paraan kung paano ipapakita ang pagmamahal sa ABS-CBN. Siyempre, si Angel, yung mga sikat, ganyan-ganyan, na dapat daw nandoon, kaya kayo sumikat dahil sa mga taong ito, blah, blah, blah. Eh, paano kung sagutin si Angel ng, hindi ba pwede i-true prayer?
prayers, Angel, di ba? So baka sumagot naman si Angel na, alam mo, ang prayers ay magkakatotoo yan kung tutulungan mo yung prayers na magkatotoo. Merong kasamang gawa, hindi lang salita, di ba? So, gusto ko lang sabihin kay Angel, hinahangaan kita, Angel. Why etchas yan? Sobra akong saludo sa'yo. Kung meron man ako isang artista na gustong iboto o gustong i-endorse o bilang senador, kahit vice president, ikaw yun. Pero syempre, intindihin din natin yung ibang mga artista. Wala siyang natatanggap na pinalakpakan. Sino pinapalakpakan yung si Angel? Angel Lopez Lillo. Saan ako magbibigay? Excuse me, in touch cut lang ako, nabalikan natin si Angel. Speaking dun sa mga takot-takot, may isang artista din na takot na takot siya magpa-utang sa panahon na to. Nagko-complain siya sa akin. Direk, ayoko na magpa-utang. Wala akong sisingil. Artista po siya. Nawala din siya ng show, nawala ng kabuhayan. Pero sasabihin ko para sa kalaman ng iba. Sino to? OG Diaz. Kaya huwag na kayo mag-expect. Also, umaloon ni Miss E. Kaya huwag na kayo mag-expect na may pautangin kayo ng Ochi. Hindi naman kailangan mong utang kayo. Kasi kung saan siya nagbibigay. So, ayun na nga. May mga artista naman na nagpapahayag ng kanilang pakikipaglaban through social media. Kahit ako, nakikipag-ano ko. Hindi ako nakasama sa Noise Barrage. Pero, ang OA ko naman sa social media para sa pakikipaglaban at pagmamahal ko sa ABS-CBN. So, dapat, igalang din natin kung anong paraan naman ng ibang tao, ng ibang artista, kung paano nila ipamamalas yung pagmamahal nila sa ABS-CBN. Pero, naintindihan ko si Angel sa kanyang galit. Kaya, tinan mo naman, meron naman nag-react ng mga fans. Let's protect si Sarah Geronimo. Kasi, although wala naman binabanggit si Angel na names, general. Although yung mga fans ni Sarah, siguro nag-react. Baka si Sarah, kasi wala nga post si Sarah about ABS-CBN. Though may mga pictures siyang kumakalat na. Pero parang hindi nga maingay. Hindi kasing ingay ng ginagawa ng ibang artista. May nabasa naman ako na kaya daw tahimik si Sarah ay dahil alam ng marami na ang asawa niya si Mateo ay DDS. So iba-iba yung ano, hindi naman natin alam. Pwede kung sasagutin ni Sarah kung ano ba yung laman ng puso mo. Pero knowing Sarah, di ba kilala natin? Hindi naman talaga siya sasagutin. Kahit yung issue ng mami niya, mami niya di ba siya nagsasalita. So at least consistent si Sarah doon. Yung speech naman ni Angel, sinabi niya yung mga kapwa niya artista, di ba? So wala naman siyang pinatungkulan kung sino talaga. Tsaka yun nga yung sinasabi mo rin nanay, di ba? Na ang mga anak, iba-iba rin niya ng paraan kung paano ipakitin pagmamahal sa magulang, di ba? Ano, may mga anak ng ABS-CBN na showy, meron din naman mga hindi. So yun naman kung mga iba na artistang baka mamaya nagtatampo naman din kay Angel, intindihin niya din naman yung isa, di ba? Bilang isang anak din, di ba? Naghahanap siya ng mga kapatid na makakaramay niya sa panahon na to. For all we know, Loy, yung ibang artista, naiinggit sila. Oo. Secretly naiinggit sila kay Angel. Yung grabe yung tapang ng babae. Yung mga iba na tinitira ng ibang netizen, yung mga artistang di umano'y tinutukoy, Angel, huwag natin silang husgahan. O in fairness to the management of ABS-CBN, hindi nila inuobliga ang lahat ng artista kung ano yung nasa puso nyo, kung ano yung gusto lamang yung gawin o i-participate dito sa pakikipaglaban. Magpapasalamat na namin. Sabi mo nga si Liza, hindi nagpaalam sa iyo. Hindi nagpaalam sa akin si Liza. Nandun siya. Nandun siya nung araw na na-disnoy. Sila nang listin. At diba gumawa pa siya ng video, nakiusap pa siya kay Marcoleta. Yung iba nachichipan sa ginawa ng listin. Hindi nila pinagsisisihan yung ginawa nila na nakiusap sila kay Congressman Marcoleta na sana bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Hindi rin para mahiya ang listin dun sa kanilang ginawa. Kaya kay Angel, pasensya ka na sa mga ibang artista. Kung hindi man katulad mo or kasing tapang mo, isipin na lamang natin na meron silang paraan para patunayan nila sa ABS-CBN kung gaano nila kamahal ang ABS-CBN. Siguro ikaw lang talaga yung very outspoken, very vocal in showing your support sa ABS. So, yan ay hinahangaan ko. Kaya, Diyos ko, sabi nga, pwedeng maging senadora tong si Angel Locsin dahil noon pa yan tumutulong. In fairness to Angel Locsin, consistently, tumutulong yan. Siguro, tanggap na rin naman ni Angel yung mga bumibira sa kanya ngayon. Dumami yung bumibira kasi nga, vocal siya, hindi ba? Kasi talaga namang hindi mo lahat mapiplease. Yung nang nakaupo ka lang dyan, pwede kang tirahin ng isang
nakatingin lang sa iyo eh. 'Di ba? Kahit si Angel Locsin, alam niyang tama 'yung kanyang ginagawa, pero hindi pa rin pala tama sa mata ng iba. Pagpasensyahan na din natin 'yan dahil alam naman natin ang laman ng puso natin, whether may gawin tayong tama or mali, ang importante may nakaka-appreciate ng effort natin lahat. Alala ko tuloy yung sinabi ni Enchong D na isa pang ano, very vocal. Oh, si Enchong, isa pa yan. Enchong, di ba? Ang sabi ni Enchong, kung ibabash man daw siya sa paninindigan niya at saka sa mga sinasabi niya, pagtayo niya for ABS-CBN, yung bashing daw is a little small price to pay para maipahayag niya yung ano, yung gusto niyang sabihin. Dahil 13 years old pa lang siya, lumalaban na siya para sa bayan. Correct. Wow. Actually, mayroong gift si Enchong kay Miss M. Hindi, Enchong. Isa pang nag-trending kagabi after nung magsalita ka sa Angel, si Nadine din. Bakit na nag-ano? Basta nag-trending din siya sa Twitter. Kasi naman yan. Same din yung sinabi ng mga fans na please protect, sinabi kay Sam, please protect Nadine at all. Sensitive sila yung sensitive. Ano lang talaga? Wala naman din yung tuloy si Angel. Protect yung mga fans pero wala kong kailangang ikapraning. Kasi diba, ano naman eh, in general naman yung ano, hinaghanap lang talaga ng mga kapatid na makaramay sa panahon. Na bagsak yung ano, yung pamilya, kumbaga, di ba? Sana lang, okay, bilang pagwawakas, sana lang ay yung ipinagkakaingay ng mga kapamilya na maibalik ang ABS-CBN, sana magkaroon ng katuparan. Kung wala man, siguro, i-consider na lang natin to bilang may magandang plano ang Panginoon sa atin. Oh, with that, ayan, maraming salamat, Mama Loy. Director. Salamat po sa pag-invite ako sa lunch. Tapos nakapag-vlog tayo. Nakatapong vlog tayo today. Yeah. Salamat sa mga subscribers ng OG. Please subscribe to my channel, Direct to the Pole. Nakasahan ko, nagbilang ako bago mag-promote, so dapat madagdagan nyo. Eh, 800,000 yung discrepancy. Sa 800,000 yung nabilang mo. Basta, alam na nyo. Salamat, OG. Thank you, guys. Salamat po. Thank you, Mare. Yan, maraming salamat. Lagi po tayo magdasal na sana matapos ito. Ayan, maraming salamat po at see you next time dito sa aking OG Diaz channel. Yeah. Bye! Okay, tapos na nga! Okay, so siyempre, dahil na wala na pasubo na ako kay Direk, bibilangin natin ngayon, ilan kay lahat? 24. 24 sila. Okay, lahat ng pangalan ninyo, isulat isang malinis sa bond paper. Sula na natin. Hindi, sandali lang. Lahat yan, isasulat nyo. Tapos itutupi ko yan sa apat at ilalagay ko sa ilalim ng poon. Kasama kayo lahat sa prayers ko.